malapit talaga yung morning. So, guys, ang dami nag-share. Tama ba? Siguro lang pasampu yata yun, no? At kung mapapansin mo, iba-ibang bahay, iba-ibang tao. And bago ako mag-start pala, may tanong muna ako sa last nag-share. Sa si pinaka-latest na nagkaroon resulta dito sa Indobal, para malaman nyo, dati ko siyang teacher. Ako estudyante niya. Right now po, nakakabilib, naniniwa talaga ako, kung gusto mo matin sa buhay, huwag mo tingnan pala kung ano meron pa ngayon. Tingnan mo kung sino yung mga taong pwede tumulong sa'yo. Kasi sometimes, naging handang sila para tumakad ka. Kung tingnan ba ni Brian yung background before arts teacher, ako estudyante, nakikinig ko siya sa akin? Hindi. Pero dahil nakita niya yung global at nabago yung pananaw niya, na kung gusto mo talaga na mangyari sa'yo, nangyari dito sa lahat, ano, makinig ka lang, yun lang pinang number one group. At nakinig ko siya, right now po, nag-drive na po siya ng Chevrolet Cruze po. Guwapo yung kotse. Dahil guwapo, di ba? Ang guwapo? Guwapo ba yung kotse niya? Yes! Sino sa mga audience ito naniniwala? Dahil guwapo yung kotse niya, guwapo rin si Brian. Tasa kamay. First time na, first time. Super time na. Atin ako ulit, Pink. First time, record member na. Kung may nakita ko ito, first time dito, pangalan mo kuya? Oo, oh, ikaw. Hindi ko tabi mo. Ikaw, ikaw. Pangalan mo? Jeff. Jeff! First timer. So, sino nakapag-invite sa'yo? Siya. So, niniwala ka, guwapo talaga si Brian? Guwapo talaga? Sige nga, kiss mo ha? Guys! May lesson dito. Marami akong taong tinang dito. And walang pakalam kung diniwala ko hindi nagbago si Brian, pero siya yung unang nakita kong tao, unang gumawa na ako siya at nagtaas ng kamay. Simpleng action lang. And siya yung nakita ko pinakang bilis ang taas ng kamay, nibigyan ko siya ng 500 pesos. So, palapaan naman natin! Okay na. Okay. May pangalawa pong tanong. Sino niniwala po dito na mas guwapo po ako? Po, kapag may nakita kang opportunity at nalaman mo ito yung sagot sa mga dasal, i-grab mo kagad. Kasi kapag may ibang tao na nakuna sa'yo, sa kanya na yun at di na makapunta sa'yo. Tama, mali. Ito yung mga taong to, sila nag-grab kagad yung opportunity. Eh para malaman yung bago sila pumasok sa dito, lahat sila nag-start sa pagiging negative. Napansin nyo ba? Yung unang-una, di ba yung mga iba, it took them 1 year, 2 years bago nag-join. Kung sabihin, may duda talaga sila. Kasi that time, habang pinipresent na yung business, wala kami mapakita kahit isang resulta. Kaya normal yung magduda ka. So right now po, dahil nakita mo na resulta, wala ka na karapat na magduda. Kasi totoo po talaga ang aim. Yes! Kung may tao sa labas, hindi niya wala sa aim global, guys, hindi niya alam kung ano pinapakita mo sa kanya. Ikaw na kita. Magduda ka kung umabot naman ng 4 years ito, kahit isa, walang kumikita dito. Tama, mali? Tama. Doon ka magduda. Kaya hindi ko na maintindihan yung mga ibang tao dito, paglabas nito ng top building, nagdududa pa rin, hindi yan natutuloy yun. Parang rinet lang dyan yun. Ano ba? Kinakagyan nila sa kapitbahay. Basta man masabi lang. Guys, ganun ang Pilipino. Ayaw niya na may ibang tao na nakakaangat sa'ya. Lalo kung alam niya, yung taong to, mas professional siya sa kanya. Tama, mali? Kaya nahihirapan po yung ibang tao na mapasok dito. Good news po, papatunayan ko sa iyo dito na ano may mga tamang advice dito para maging successful ka sa negosyo na to. And paano ko sabihin na credible ba ako? Kasi hindi nyo pa ako natalang bahang ko eh. Parang naman, nag-school din po ako sa PSU. At alam ko, marami mga estudyante galing PSU dito, high school pati nag-college. Good news, ang bakit ko sa PSU, ako ang pinakabobo doon. Di ba lang ako pinakabobo, pangalaw sa pinakabobo, kasi may mas bobo sa akin, siya yung puso sa akin. Woo! Oh. Ano, bobo kasi, sabi ito, bobo daw ako eh, kasi mababa yung grades ko eh. Pero napansin ko lang, kahit sa mga tao doon na mas mataas ang grades, ako yung tao na mas malakas ang puso. Ano po? Yun ang naging advantage ko. Yun ang ginahan sa negosyo. Kung ipapatunayan ko sa'yo, hindi mo pala ang talino. Itsura. Bonus lang ang itsura katulad nito. Bonus lang yun. Bonus lang yun! Kasi minsan may sabi, may itsura ka. Tingnan mo yung iba ng salita. Sinabi nga ni Hill, may mas itsura pa ba daw sa kanya? Pero kapag ikaw lumabas dito may itsura ka,
tumapat ka sa tirano niya, at ikaw umalis ka ng tricycle, mas baho pa rin siya sa'yo. Yes! Tama, Mike! Kaya nga, nakamotor ka lang dito, nakakaangkas ka ng cheeks! Tama, Mike! Pero kapag naglalakad ka, hindi ka makakasamang kasab sa likod mo. Alam ko sa mga point ng polito, guys. Yung advice ko dito sa inyo lahat dito, dapat, lakas ang loob. May kontibong tao, yung 7-8, nangihina ng loob mo, pupusta ako, kahit anong bakit ang opportunity sa'yo, hindi ka pwede. Yeah! Bakit? Ngayon na, papatang tayo. Sino mga big businessman dito? Yung may mga-ari ng mga malaking building, yung may mga-ari ng mga ano, gasoline station, marami! At kung malaman nyo, ang investment sa mga gasoline station, 20 million pesos, 3 years, babalik ang, ano mo, investment mo. Napaka-risky pa! Dito malapit, ang investment namin, hindi 20 million pesos, 7,980. Hindi ka hihintay ng 3 years para mabawi mo ang 7,980. But after 3 years, marami ka ng kotse at milyonaryo ka na. Ganda ng advantage, hindi na kita maintindihan kung paglabas mo dito, nangihina ka pa sa 7,980. Tama, mali? Kapag yung 7,980, hindi mo kayo malabas, pupusta ko, huwag ka na ang mangarap pa. Hayaan mo na lang ang anak mo mamatay na ano, nagugutom. Yung 7,980 lang, minsan budget lang yan, isang buwan na pakain sa anak mo. Kasi hindi mo kayang ilabas yun. Para rin naman sa kanila yun. Anong gusto ko na dito? Ang tip for success talaga, patatagan ng loob. Kahit na nahihirapan ka na, tumuloy ka pa rin. Kapag may nakita kang tao sa labas, sinabi, eh, nag-game global ako, kaya naman nangyari. Alam ko agad, yung taong to, hindi matibay ang loob. Na hindi kumita, kaso huminto. Tama ko ba? Yes! Bigyan ng sample. Kung gusto mo makapunta ng ROAS nga, may mga ibang tao, mabilis na ako ng ROAS. Alam bakit? Kasi nakamotor, naka-kotse, at yung mga iba, may mga gamit na ano, nasasakyan. Pero may mga ibang tao, na walang ganun. Pero, willing sila maglakad. Yung mga ibang tao, tatakbo, lalakad. Tatakbo, papahinga. Ang mahirap sa atin, may mga ibang tao, porque may nauna sa kanya na mas mabilis. Kung pare sa tinatakin daan, umihinto siya. Ang pinaka-secreto for success, dumiretso, diretso pa lang. At maglakad ka, pupusta ko, makakarating ka sa ROAS. Kung merong na 10 years, magna 9 years na sa PSO, tinutuloy pa rin. Ikaw ba yan? 1 year lang, ginto ka sa global. Tama ba? Tama, mali. May 9 years na nakapagtiis, ang malupit. May 10 years, tambay, masaya pa sa bahay. Grabe, 10 years, tambay. Guys, 1 year lang, mag-commit ka, try mo yung business. 1 to 2 years. May mga ibang tao, kaya ko yung 1 year. Pero sinasabi yan, kaya ko! Pagdating ng mga tatong araw, ayaw mo na, bakit? Kinaligay ka ng girlfriend ko. Bakit ayaw niya yung loob? Pero guys, kapag ginanong, at ako ah, para malaman nyo, at ako sa networking, lagi natandaan, walang commission sa emosyon. Ulitin nyo ha, walang commission sa emosyon. Ang mga taong hindi naging successful, yung mga taong emotional. Kaya nga kulal. Sabi nga, ba't mas mataas ang rate ng mga lalaki naging successful? Kasi tingnan mo, kapag yung dalawang bahay, di ba? Kapag nag-away, tapos nagbati. After 1 to 2 years, nagbabackfight pa yung bakit talaga ugaling yan? Pero kapag nag-arap at plastic, ay, kumari! Tama ba? Tama ba? Nangyayari din! Emotional! Ang lalaki nag-away ng sunto ka, pak! Pati ka agad! Tama ba? Nakaka-move on! Kaya kung ikaw lalaki ka, nag-imnobal ka, huminto ka, baka hindi ka lalaki! Yun ang bakla talaga. Guys, inuturo ko ito as relevant ng buhay. Bakit? Kung hindi ko ito naririnig sa loob ng klase,
Ano yung gusto mo magbago, maging successful? Kasi ano klase, wala matuturo rin sa'yo ang teacher mo na hindi nga siya naging successful. Tama mali. Hindi ko sinasabi ang mga teacher mo kanong hindi. Pero based on book, at tanungin mo yung ibang tao kung nagtrabaho sila, alam mo na mahirap talang buhay ngayon na hindi ka man-discarte ko ngayon. Tama ba? Ang good news po, di mo na kala mag-enroll sa isang matataas na university para matutunan success. Dito sa Englobe, ang isang tuition fee, 7-8, tuturo na ang personal mo. Personal na, tip ko po yun sa inyo. Dumating yung point ko, naging motivation ko yun siya. Nakat, ganun ako, di pa rin ako ihinto. Gagayahin mo lang. At good news, di ako huminto. Ano man nangyari? May makasabayan ako ginawang business. Huminto. Pero may makasabayan ako ginawang business, tumuloy pa rin. Pero ako, kapag tumutuloy ako, gusto ko mas bumibilis ako. Ano nangyari po? Nasabi ng result ko, pero para malaman nyo, in 4 years po, sa Englobal po, ang dami ko na-break na record. Ang malupit ko dito, sa Palawan po, wala pa na mabangkit isang network pumutok dito. Pero dahil po sa commitment ko sa negosyo ito, pumutok po ang Englobal dito sa Palawan. Lagi ko isipin, kung nasabi mong imposible sa bagay, mayroong ibang tao na sabi, imposible yan. Tama po ba? Yun ang mindset ko lang. Lahat ng bagay, posible. And nakuha ko yung mga achievement ko. Bakit po? Guys, unang tip ko sa inyo, siyempre gawin mo ito sa pamilya mo at sa sarili mo. Paano makakatulong sa ibang tao kung hindi mo sarili mo, hindi mo matutulungan? Tama ba? Ito ba? Napansin ko ito. Ba't maraming tao mayayaman? Minsan dumating po, na-realize sila ang totoong value ng buhay. Hindi po talaga pera ang pinag-usapan ng ito. Bakit namin gusto kumita ng maraming kakagal pera? Bakit? Ang pinakamalaga po hindi pera, oras. Kung pwede mo nang kitain, yung pera nito, from 40 years, within 1 to 2 years, ang nitipit mo hindi pera, oras. Hindi malaga ang pera. Ang pinamalaga oras. Bakit ang pera, mawala nga, kinabukas, kung nikitain. Pero yung oras, kapag dumaan, pinalampas mo, walang time machine para balikan mo yun. Nakakuha niyo ako? Kung pwede na makilumakas after 50 to 60 years old, why not gawin natin 20 to 30 years old na lang? Nakakuha niyo ako? Ang tipid mong oras, di kami mukhang pera. Gusto namin ng time freedom. Gusto namin matipid ang oras po. At dumating po ito, ang motivation namin, ba't may mga ibang tao, napansin nga, ang laki na namang kinikita ng mga taga-Englobal. Ba't tumutuloy pa rin? Ito natutunan ko sa buhay. Guys, ang pinakamasarap pala, ang pinaka-essence ng buhay, ba't talaga buhay? Ilang para kumita ng pera at magkaroon ng maraming oras. Mas enjoy mong buhay kapag dumating point, nabubuhay ka pero marami kang taong natutulungan. Ang pera na kasawa, ang oras na kasawa, pero tuwing araw-araw may nakatang ang taong nagbabago ang buhay, hindi po nakakasawa. Bakit po? Sabi ko sa sarili ko, nangarap po ako, gusto ko balang araw, sa Palawan ho, maraming tao mabago ang buhay. Pero bago mangyari yun, sabi ko, dapat baguhin ko naman yung buhay ko. Kasi wala maniwala sa akin. Good news, nabago po ang buhay ko, nagkakotse ako. At doon po, maraming sumunod, nagkakotse. At ito malabi ko, guys, yung mga taong to na nakakotse, iba na naman goal nila. Kasi ang goal namin po, na-realize po namin, sa negosyo lang po to, kung nangangarap ka ng motor, hindi kotse, hindi motor ang bibigay sa'yo, kotse. At kung nangangarap ka ng kotse, hindi lang kotse bibigay sa'yo. Baka montero pa, 4-wheel drive. At kung nangangarap ka ng 4-wheel drive, hindi na pala yung bibigay sa'yo, tumuloy ka, pwede dumating yung point. Pwede ka mag-run ng sports ka. At right now po, I'm proud to say po, ako lang po, may Camaro po dito sa buong Puerto Princesa. Alam mo, may mga ibang tao dito mag-ends. Pero mga episode alam ko, manak na ng Transformer. Si Bumblebee. Si Bumblebee ho, kotse po ni John B. Be proud of this business. Ba't po dinabas yan? Kasi gusto, nagdabas ako ng kotse before para pakita sa mga tao ang Englobal nagkakaroon ng resulta. Eh, ba't nakaroon siya ng ganyan? Gusto mo naman patunangay ngayon, ang Englobal, hindi lang siya business. This is a big time business. Huwag ka magtaka, dati yung point. Mga nagkakotse, magkakaroon ng mga sports car na ganito. Yes! Bakit po? Ang Englobal, common sense, aim global. Ang goal natin, hindi aim Palawan. Aim global. Bakit po?
treat mo yung negosyo to as international business. Pero papakita ko sa iyo, kahit di ka nga mag-international, dito pala bro yung mga bakit ang lawak ng market natin. Gano'ng kalawak ang market natin? Mas maraming tao, ay alam na yung produkto na yan, alam na yung mga ito marketing. Gano'ng kalawak yung ano, marketing, yung market natin? Bumisita na sa bahay. Kapag yung bayari ng bahay na yun, ang kape niya, yes, kape pa, market mo pa rin yun. Kaya ang goal namin, bawat bahay, kung nag-Nescafe, dapat mag-Libin yan. Kung nag-Milo yun, dapat mag-Nechoco yan. Kung nag-Centro yun, dapat mag-Bisito ni Rusev. Ako gusto, marami pang tao hindi ginagamit yung produkto po natin. Kaya ang lawak-lawak ang market. Hindi natin kailangan yung mga tao, ano, yung mag-direct sa sa'yo. And mas positive sa akin, bakit po? Mas maganda nga kung yung tao na nakausap ko negative. Ibig sabihin, hindi pa siya in-global. Ang malupit na sinabi yung, in-global ka na, oh, ganda nga yun, ganda nga yun. Ano, alam mo ba in-global? Oh, ganda nga. Eh bakit pa? Kasi lahat kami member na. Ako, iba? Matakot ka kung lahat ng tao positive na. Kaya matuwa ka ngayon kasi marami pa ang tao negative dito sa negosyo to. At yun sila ang babaguhin natin ang pumuha lang dito. Bakit po? You're in the right track. Ano bakit? Ang next goal ko ho, hindi na po yumaman. Naging second goal ko, mabago yung mga buhay na ibang tao. Nangyari hindi. Nangyari. Pero isang tao magong buhay, masarap eh. Yung third goal ko ho, kasama yung sinabi ko natin yung Winners Project, ang third goal ko talaga po, na gusto i-share ko sa inyo, na higher goal ho, na dapat makita yung bakit. Tuwing nag-goal ako, nakukuha ko siya. Kasi alam ko po, naniwala ko, na kapag may ginagawa ka, basta alam mo, kasama mo yung Diyos, bibigay sa'yo. Tama ko ba? Yes. Gusto ko baguhin ang tingin ng tao kapag pinag-usapan ang global at networking dito. Gusto ko po balang araw ko, balang araw, ang Palawan po, hindi lang sisikat dahil sa underground river. Sisikat po tayo sa buong Pilipinas. Ito ang probinsya na maraming pinayaman po sa buong Pilipinas. Bakit po? Para sa sabi daw ng ibang tao, ang ibang mga probinsya, mas maraming bangko, successful. Ibigay ng sample, nakapunta ng Iloilo, dami ka ng bangko. Ano bakit? Ang daming mayaman doon, pero ang trabaho nila, siman. Iniiwan ang pamilya nila, 5, 10 years, 20 years. Tsaka uwi, maraming pera. Ano na, waste naman. Oras na nakasama mo yung anak mo na lumaki. Magbaguhin po natin yun. Kung yung Iloilo umangat, kasi yung mga tao doon umaalis ng bansa, gusto ko dito po sa Palawan, aangat tayo kung hindi mo kailangan lumabas naman kasi magbabaksyon ka sa ibang bansa. Bakit ito? Dito, willing ba kayo sumama sa mission namin na yun? Yes! Na lahat ng mga taga-Palawan, babaguhin natin yung panahon sa buhay. Kung negative ang mga tao sa kapitbahay, tutulungan siya maging positive. Kung naniwala siya na mamamatay siya na mahirap, willing ka ba tulungan at kapitbahay mo na paniwalaan siya na willing na pwede siya yumaman? Bakit? Ang goal namin, ayaw po na ipamukha sa'yo pang 10,000 per month. Ayaw po namin yun. Bakit po? Alam ko po, may mga tao mas magaling pa sa'kin, pero hindi tamang pagbayad sa'yo ng ibang tao na may negosyo. Tama po ba? Kasi po, hindi kayo pang 10,000 per month. Naniwala ko po sa sarili ko. Hindi tayo pang 10,000 per month. Pang 10,000 tayo per week o per day ho. Guys, pinataas namin yung moral ng mga tao dito. Which is, kasabihin po natin, ito yung mga encouragement na to. Hindi mo siya maririnig sa labas. At sabihin mo, nagugutom ka, pero kumusta ako, nabusog ka naman sa mga encouragement at motivation at mga words of wisdom na narinig sa amin dito. Tama po ba? Yes! Busog ka nga sa labas, kausap mo na puro mga nasenggo. Kausap mo na mga walang kwenta pinag-usapan. Pinag-usapan nga man, busog ka nga, pero wala nag-a-advise sa'yo para yumaman. Tama ba? Yes! So dito, at for sure, wala nang gutom. Bakit? Lahat ang narinig ko, alam ko, niyan ang naman. Kaya walang kwenta to, kung di mo susubukan yung negosyo na to. Yes! Ano ba yung gusto ko sa mga tayo? Sa Manila, po, ang mga nag-join sa global sa grupo ko, mga professional, UP doctors, engineer, architect, head ng isang restaurant. Malaman nyo, Cowboy Grill, yung pinaka-head nun para may-ari nun, member ko ho, at sobrang active. Ano pa, may mga politician, may mga big businessman, nagiging active sa business. Kasi nakita na itong business na to ang mag-boom at mag-click in the future talaga. Paano ko masabi? Bakit? Sa Ateneo Lasal, ang network marketing po, ano siya? Kurso na!
pinag-aaralan. Kung alam ng AIM, Asia Institute Management, Asia Institute Management, kung saan nagkakaroon yung mga top CEO o yung mga mayroon ng mga bigat ikaman, ang network marketing doon is crash course. Eh, huwag kang magtaka. Tapos sobrang dumami na tayo doon yung mga sa Palawan po. Huwag kang magtaka kung sa PSU po, meron ng isang course ng network marketing po. Ayan, tuturo pa kayo po. Thank you po. Malakakan po po. Bakit po? Marami pong nag-aaral. Pero yung kurso nila, hindi nila nagagamit. Tama, mali. Ang masakit po, nagdabas ka ng pera, tapos ikaw pa magbabayad para magkaroon ka ng trabaho. Hindi, kung nurse ka, ikaw pa magbabayad para magkaroon ka ng experience ng hospital. Tama, mali. Masakit isipin. Pero realidad, dapat ang pinapag-aralan mo, yung pwede mo magamit sa buhay. Ako kayo ba ako? At kami nito, ngayon kami, tulungan po namin kayo. And ang tip ko na lang po dito, guys, yan, ganyan ang question, diba? Bakit gusto ko na i-award yung vision nito ng grupo na ito? Bakit po? Sumama kayo hindi, namin tutuloy pa rin. Sumama kayo, for sure po, makikita nyo yung bigger picture kung gano'ng kaganda yung business. At masasabi sa makausap mo sa labas na negative, sayang. Nag-negative ka, hindi mo alam ang ganda-ganda ng business. Masasabi mo yung ako na pag-aral, naiintindihan ko siya gusto. Para malaman nyo, why yung mga professional dito sa Palawan, hindi pa nga alam yung negosyo natin. Tama, mali? Wala, karami na video sa'yo, magsasaka. Empleyado na, mababang yung sweldo. Estudyante na nakagraduate. At the world ka ma-point to, hindi tayo magkataka. Kung may mga mag-video ng mga manager, head manager, trainer na isang company, ginagawa yung negosyo. Kapag ko na tumating yung point ko, sila, ginagawa ng full-time business, ikaw, pinag-iisipan mo pa rin ito. Nakauha niyo ba ako? Yes! Anong gusto ko yung sabihin mo dito sa inyo? Guys, matuto tayo sa panahon natin ngayon, mangarap ka ng mataas. Ang pangarap libre, huwag mo na tipirin. Tama ba? Ang taong pinakamahirap sa buong mundo, ang tao hindi yung walang pera. Ang taong pinakamahirap sa buong mundo, yung tao walang pangarap. Kasi nga, libre na nga, tinitipid mo pa. Tama po ba? And, utos ako. Sa buong Palawan, ang laki-laki ng Palawan, I'm proud to say po, hindi lang Palawan pala, Pilipinas na. May nagsabi sa akin, babayin mo si kotse na yan. Ang worth ng kotse na yan, napakalaki talaga. Baka di mo yan hindi nyo ma-absorb. Sobrang laki talaga. Para malaman nyo lang yung gulong ng kotse, yung tire ng gulong, yung goma ng gulong ng kotse na yan, 15,000 kagad. Imagine mo, di ba malaw 780? Gulong na yan ang kotse ko eh. Buhay nyo ba? Tapos nangarap pa ng Camaro? Medyo may mali, di ba? May mali, tama ba? Ang gusto ko nandito, guys. Guys, itong kotse na to, natalaman ko sa buong Pilipinas, 20 lang meron ganyan. Wait lang. Wait lang meron ganyan. Gunyos, ako yung pinakabata na may-ari ng Camaro sa buong Pilipinas. At Gunyos po, Gunyos po. Kaya sabihin natin, may tao magkaroon ng Camaro dito, sports car, pinaradaan ka, matuwa ka, ang ganda na yung appreciate mo. Pero hindi yan bababa at sasabihan ka, ito nakikita mo magkakaroon ka nito. Baka iwasan ka pa ba kasi magasgasan mo pa, tama ba? Yes. Ito sa negosyo ito, hindi na pinagkakait yung itong kotse. Bakit? Gusto ko matuto kayo mga araw ng mataas. Bakit ito nakita, balang araw, pwede rin kayo magkaroon ng ganyan. Yes. Bakit? Bakit po? Nangyari sa akin eh. Nga po ba? Nangyari sa akin. Kahit dinakamaro. Kahit siyempre yung gusto lang. Kahit for fiesta lang. Kotse pa rin yun. Kaya sa mga malaki ng kinikita po dito, ang pinakamasarap na bayad sa inyo, hindi pera. Pinakamasarap na bayad sa inyo, yung pagpapasalamat ng maraming tao na tulungan mo. Yes. And sana po, naniniwala ko, yung mga may pera po dito, naniniwala ko po na magiging magkakatulungan po tayo sa Palawan. We'll make a change. Di tayo nagkakayaman ito. Nagbabago tayo ng buhay ng tao. And I'm proud to say, wala akong sinisiraan. Pupusta ako. Wala pang isang politiko na mayroong isang tao na bago niyang buhay. Baka natulungan, pwede na bago ang buhay. Pero in global, di mo ka lang maging politiko para magbago ng buhay. Mag-member ka lang, marami kang tao mababago ang buhay. Yes! Di mo kailangan sumag mo para magbago ng buhay. Mag-member ka lang sa global, ipasok mo yung mga tao gustong baguhin ang buhay. And last na tip nila po sa inyo, dito sa negosyo na to, walang nauna, walang nahuli. Buti may nauna na nagtuturo sa'yo.
Sa ibang kumpanya, kapag nauna siya sa ibang kumpanya, yung may-ari ng kumpanya, hindi kanya natuturuan once nag-employed ka sa kanya. Tama po ba? Dito sa negosyo, pwede na huminto kung gusto ko. Pero ang commitment po namin po dito, di na po talaga mag-create ng isang daan. Kaya na sila isang daan. Kung nakikita po, sa mga taong may potential po sa Palawan, naniwala po hindi lang isang daan may milyonaryo dito. Pwede po lumabas isang daan. Ang nakikita mo isang daan, bakisa, dalawang taon lang, takos na kagad yan. Ang tanong ko sa'yo, sana di dumating yung point, may isang daan na kami, ikaw, nag-iisip ka pa rin. Ay, tama ka pala rin. Tama ka pala rin. Guys, tutuloy po kami. And last na lang. Naano kasi sobrang nag-inspire ko sa inyo. This coming July 8. Tama? July 8? Yes. Meron po kami first anniversary po dito sa Palawan. Kakandak po namin sa ANA Plaza. Ini-invite po namin kayo pumunta po doon. Napupunta po yung mga mayroon company at yung mga ibang top distributor in global para makita pala, this is really a big ng business. Ang ganda po yung negosyo nito. And gusto ko sabihin po sa inyo na gusto ko maging part kayo ng history po dito sa Palawan. At sana ho, naniniwala po ako, kapag na-break namin yung history na yan, ang inglobe ng pinakamaraming tao na bago ang buhay at lumaki ka, at tumanda ka na at lumaki ng mga anak mo, mas masarap kwento mo sa anak mo. Kung sa espesyo, pinapag-aralan nila, mayroon sa history namin, mayroong isang kumpanya. Binago yung mga tao, buhay ng mga tao sa Palawan. Ano yun, anak? Im Global. At masarap doon, habang pinag-aralan nila yung Im Global, parte ka ng Im Global. Isang kwento bago ako magtapos. Okay lang ba? Yes! Yung kwento ko na to, ito lagi kong ina-apply sa buhay. Tuwing may nakikita akong opportunity. Meron po, unang-unang panahon, alam niyo ba, yung mga tao, wala silang ilong. Wala silang ilong. Imagine niyo, alamat po ito ha, wala daw silang ilong. Ang problema nila, tuwing may nakita silang bulaklak, pagkain, bulaklak, di lang amoy. Di naman gusto walang amoy ng paligid nila. Di lang matikman, kasi kailangan mo ng ilong para makatikim ka, di ba? So sabi nila, at di rin alam, kung tatabi nila, may putok o wala, kasi wala na silang ilong. Lahat silang dasal. Bathala. Bigyan niyo po kami ng ilong para maamoy at ma-appreciate po namin ang buhay. Si Bathala, nag-reply. Nag-text ka rin, unlimited eh. Sabi niya, okay, kinabukasan, pagdating ng alas tres. Dito sa lugar na to, magpapaulan ako ng maraming ilong na sasobra pa sa inyo. Sobrang dami to talaga. Yung mga ta-excited, gumalat ang balita. Kaya nabukas mo si Bathala, magkaparoon ng mga ilong. Yung iba sobrang excited, alas 6 pa lang, nakabang na. Habang, oh, anong ilong, baka may mauna dito. Yung iba, alas 2 dumating. Pagkat alas 12, alauna, alas 2, alas 3, bumuhos na maraming ilong. Imagine mo, bumuhos na maraming ilong na pansigal ka ng ilong. Ang daming ilong yung nahulog ko ang kailangan tao. Pagkuha naman ng ilong. Ang ganda ng ilong. Ang bango! Mas ganda ng ilong ko! May mga ibang tao, nalaman nila, may ibang tao, natulog pa sa bahay. Kasi narinig sa balita, marami naman darating na ilong. Lumipas sa alas 4, alas 5, alas 6. Nagising na yung mga tao. Pagpunta sa lugar, totoo, maraming ilong. Kaso pagkuha nila, puro mga natataka na yung ilong nila. Tingnan yung katabi nyo, kaliwa, kanan. Okay na pa.